kapag the same case na sir, lahat the same Francis Marco. Ang hindi ko lang talaga maintindihan sir kasi yung normal na usin hanggang grade 5 ako gamit ko po yun eh. Gamit ko talaga kaya hindi ko ma-deny. Talagang lumaki ako, tatay ko si Gilbert Pangusin. Pero nung 17 na ako eh, nanay ko naman ang nagpalit ng pangalan, hindi naman ako. Kaya ang hirap hindi rin sir eh. Pero talaga kay Mr. Norman Mangusin or aka Leo Francis Marcos or Francis Leo Marcos, okay? So, kung mapapansin po nating lahat these past few days, medyo hindi na siya nagiging updated sa Facebook kasi nga po, as we all know, is nahuli siya sa mga kasong pinatong-patong sa kanya or sa mga kasong ikinaso sa kanya with warrant of arrest. Actually, nahuli siya, diba? Tapos, yun, ito, paisa-isa, dinadagdag nila yung mga kasong dapat ikaso sa kanya. Paisa-isa, dinadagdag kung ano man ang mga ikakaso sa kanya. Especially, ngayon po is, yun naman yung bago, yung pagpalit-palit niya ng kanyang pangalan sa, ano, which is hindi natin alam ang tunay na dahilan kung bakit napalitan yung pangalan niya noon na ngayon ay ano. So, ito lang po ang magandang tanong dyan, no? Ito lang isang malaking tanong. Yung mga nangyayari po na yan na before na kaso niya, ng mga sinaunang kaso niya pa po, bakit nung panahong hindi ganito kalala or hindi ganito kakilala si Norman Mangusin or si Francis Leo Marcos, bakit hindi yung mga panahon na yun, doon yung kinalkal lahat ng kasong dapat ikaso sa kanya? Bakit nakalipas ang ilang taon, tsaka nyo ngayon inahalungkat isa-isa? Bakit po? Ano po bang dahilan kung bakit noon na hindi pa siya kasikatan, hindi nyo kinalkal ng kinalkal? Bakit ngayong nasa kalagitnaan siya na nakikilala siya ng tao sa simpleng bagay, eh bakit ngayon nyo po inahalungkat ang dapat na hindi na dapat inahalungkat? Okay, sige. Sabihin na natin kaso yan, dapat talagang pagbayaran at dapat talagang panagutan. Kaso eh, syempre, di ba po? Pero bakit ngayon nyo kinakalkal ngayong panahon ng pandemyang ito? Bakit ngayon nyo inuusisa ang bawat kasong dapat nyo ikakaso sa kanya? Ngayong alam naman nating lahat na kahit na sabihin nating hindi toneladang bigas ang naitutulong niya, sabihin na natin na 10 kaban, 20 kaban, 20 kabans lang sa isang barangay, di ba napakalaking tulong po yun? Kahit na pa 3-3 kilo, 5-5 kilo bawat isang pamilya. Bakit ba tinitignan natin ang laki at liit ng natutulong ng isang tao? Bakit ba sa kabilang banda, imbis na magpasalamat? Bakit ba hindi na lang natin ipagpasalamat yung konting grasya na natatanggap natin mula sa ibang tao? Di ba? Sa panahong ito, sino-sino ba ang dapat magtulungan? Ngayon sabihin natin may mga nagalit sa kanya dahil sa mayaman challenge niya. Isa lang naman po itong pagpagising sa mga taong may pera na ibahagi nyo ang konti kung anong meron kayo. Bakit ba kailangan nyo pang alungkatin ang dapat hindi alungkatin? Ang masasabi ko lang po sa mga taong bumabatikos kay Mr. Leo Marcos, sana kung ano man po ang mga binabatikos nyo sa tao, hindi nyo alam din kung sino ba ang nasa likuran niyan, no? Hindi nyo alam na baka pwedeng biktima lang din si Mr. Leo Marcos. Na isa lang din siyang ginagamit ng isang taong hindi natin alam kung sino ang totoong nasa likod niya. So sa panahon ngayon, sana ipagpasalamat natin na nakakatulong siya. Sa panahon ngayon, dapat kahit papaano, pansinin natin yung ginagawa niya na kahit konti nakakatulong. Tapos syempre, pagkatapos nito, kung ano man ang talagang kaso niya, tsaka niyo ikaso. Kung ano man ang dapat niyang pagbayaran, tsaka niya dapat pagbayaran. Sana sa panahong ito, ang nakikita natin yung kabutihan ng tao. Huwag niyo munang tignan yung kapangitan o kung ano man ang mga ano ng tao. Dapat pagpapasalamat na lang ang nasa utak. Totoo lang, nakakaawa po siya. Ngayon, sa kabila ng lahat, siya yung naiipit. Sana, sabay-sabay din po natin isama sa ating mga dasal na sana malagpasan ni Mr. Leo Marcos or Norman Mangusin ang lahat ng bagay na ito. In God's will, laban lang sir, kayang-kaya niyo po yan.
God bless po sa inyong lahat. Ano mga pato-patunay po, takataratakaduhan yan. Wala naman nga pato. Ano yan, kamay? Hello. Oh. Buhay, taga San Juan. Patay ka, huhulihin ka, scammer ka, buta na, nakasali ka. Sabi ni Mejorada, lahat daw nakasama ko, scammer, kasali ka, pare, nang cybercrime daw tayo. Basta kami, gusto lang namin tumulong talaga sa kapwa. Sasabihin hindi raw si Paul Artadi kasama ko. Pakita mo yung mukha, distancing, distancing. Distancing. Idol. Patay ka, yari ka, Paul. Hello, good morning. Ayan o. Mga kababayan, tatlong truck ho yung nandito ngayon, kung makikita nyo. Bakit o? Ito na ho yung aking gagawin. Sobrang pagod. Masyado na ho tayong pagod na pagod. Kaya kahit na kung makikita nyo naman, andito na ho yung mga alabasa na mga kukuha. Aray. Oh, do not delay. Ito ho yung isang truck natin ng mga bigas. Hop, upo lang kayo. Social distancing. Hindi ko kayo papansinin kapag kaganyan. Aray. Bukas na nga ito. Bukas na nang makita. Oh, ito yung mga bigas natin. Ibaba na ito. Hindi naman guguho yan, oh, pag binaba, no? Oh, ito yung unang truck. Na 10-wheeler yan. Oh. Ibubahan nyo na para ma... Ano. Eto, tatlo truck ko nakahilera. Eto pa, isang truck. Ang laban dito ay... Alabasa. Yung isang truck, alabasa pa rin. Oh. Bubuksan natin yan maya-maya. Kung makikita nyo, ay tatlong truck ko yan. Puro food delivery natin. Ito pa ang isa. Ayan. Ha? So, tatlo yan, tatlo. Oh. Paul, si Bricks na. Kay Bricks. Para makapagkarga ka na. Marami talaga. 1,070 sacks plus ano eh. 50 tonelada ang kalabasa. Idol. Oh, kailangan ko muna uling mang-scam ngayon ng mga 2 milyon pambayad dito. Wala eh. Social distancing po tayo ha. Ano ang mga kabigasan natin? Mahaba ho yan. Buksan mo na rin to. Kahapon, tayo ho ay namigay sa Tuguegarao City. Oh. Oh. Haba. Haba ho yan. Tatlo, Paul, tatlo. Ayun. Tatlong truck yan. Asa yung listahan ng mga kukuha? Oh, yung tao, huwag kayong magdikit-dikit. Isang metro minimum. Picture kayo ng picture. Pagkataas ng COVID, gusto mo mag-inom, pag-inuman pa tayo. Ano yan? Ano ko na lang muna sa secretary ko. Asan yung ano, yung mga kukuha yung listahan? Sa table ko, sir. Ha? Sa table ko. Basahin mo. Anong mga bayan yan? Bayan ng... layo kayo, huwag kayong dumikit. Bayan ng Nueva Ecija. Bayan ng Bulacan-Bulacan. Quezon, Nueva Ecija. Napakarami pala nito. So, ito po, mga kaibigan, kung makikita nyo, ayan. This is what we got. Andito yung kusyal nyo, si Paul. Pagdating sa bigas, pagdating talaga sa constituent na San Juan, hindi nagpapahuli. Ah, hindi. Ang advantage kasi dito, kaibigan ko eh. Kaya, alam mo yon?
madaling nakaka-monitor. Buksan nyo nga yung pintuan ng kalabasa. Tatapon ba yung kalabasa pag bukas, nagbukas ng pinto? Opo. Puno? Anak, paano kayo magdidiskarga? Medyo lumayo muna, at hindi oras ng pagpapapicture ngayon eh. Sige. Oras kayo ng pagtulong.